Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Escolastica, ang pagtingin namin sa Kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliw mong kagalakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman. Ipinapakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niya, kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito.
nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumita siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon. Kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahilan na siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga
at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo mo na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. At batiin po natin ang mga katabi natin. Good morning! Ngayon po ay ang Biyernes sa ikalimang linggo sa karaniwang panahon, araw ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Ipakita, iparinig natin ang ating pasasalamat at pagpupuri sa Poong Jesus Nazareno. Malakas, malakas na palakpak para sa Kanya. Isa yan sa mga kuminsan, alam na ng mga tao. Diyan sa Quiapo pala yung palakpak ng mga tao dyan. Palakpakan ng palakpakan. Biba ng biba. Pero alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, hindi lang makikita, masusukat ang katapatan, ang katotohanan ng ating pagiging deboto ng Nazareno sa pagsisimba tuwing Biyernes. Sa pagsusuot lang ng t-shirt, sa pagpila sa pahalik, sa pagbibiba at palakpakan natin. Ang totoo, mas nagpapakadiboto. Mas nagpapakadiboto ang taong marunong makipagkapwa-tao. Amen? Mas nagpapakadiboto ang taong marunong makipagkapwa-tao. Hindi naniningit at nang-aaway sa pila. Hindi nakikipag-unahan at agawan. Hindi nanloloko at nanglalamang. Deboto yan. Diyan tayo makikilala. Kaya kapag Biyernes at nagsisimba tayo dito, para tayo nagre-renew. Nagpapanibago tayo ng ating pangako sa Poong Nazareno na ako ay magiging deboto. Marunong makipagkapwa tao. Kahapon, meron kaming guest sa TV Maria. Isa siyang artist, taga Rizal. Mapapanood nyo yung kanyang kwento sa mga susunod na Sabado sa aming programa sa TV Maria. Nakakatuwa ho yung kanyang ikinwento. Isang painter. Sabi niya, alam mo, Father, hindi araw-araw, tuwing magpipaint ako, nagdadasal talaga ako. At ang aking dasal, Panginoon, pahiramin mo ako ng talento. First time kong narinig, pahiramin mo ako ng talento. Sabi ko, bakit ganyan ang dasal mo? Sapagkat alam kong sa Kanya manggagaling. Pahiram lang Niya ang talentong ito. At kapag ang talento ay galing sa Kanya, ito'y tunay na mabuti. Kaya tayo, huwag natin kalilimutan. Huwag kang makakalimot. Huwag kang magiging mayabang. Itong lakas na meron pa tayo, itong kabutihang meron ka, itong katalinuhang meron ka, itong kayamanang meron ka, pati mga taong meron ka, lahat ng yan, pwedeng-pwedeng bawiin ng Diyos dahil pahiram lamang.
Kaya alam niyo po, sa unang pagbasa natin, sa pagpapatuloy ng kwento ng paglikha ng Diyos sa mundo, sa tao, ilang araw na, kung kayo ay nagsisimba araw-araw, no? Ang unang pagbasa natin itong linggong ito ay tungkol sa paglikha ng Diyos sa mundo at sa tao. Genesis chapter 1, ang kwento ng paglikha. At sa pagpapatuloy ng kwentong ito, sa araw na ito, mga kapatid, ipinaalala sa atin, muli nating narinig kung paano nagsimula ang pagkakasala ng tao. Kung paano nagsimula ang pagpasok ng kasalanan ng tao. Pwede po ba, mga kapatid, ngayong umaga, ipaalala natin sa isa't isa. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, may kasalanan ka rin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may kasalanan ka rin. Ba, parang ano ha? Sabi nung katabi mo, wow, back to you. Ito huwag natin kalilimutan. Lahat tayo ay sabi nga nagmana ng kasalanan ng unang tao. Kaya ano ang magandang paalala ng mga pagbasa natin? Lalo na sa unang pagbasa, huwag mong kalilimutan at huwag mong iipunin ang kasalanan natin. Ilang araw na lang, Kwaresma na. Lent. Mula sa pagsisinungaling ng unang tao, sa paninira ng demonyo sa Diyos, ano ang ginawa ng ahas? Hindi naman sinaraan si Eva at si Eva ang unang sinaraan. Ang sinaraan ay ang Diyos. Mula sa pagsisinungaling at paninira ng demonyo sa Diyos, pumasok ang malisya sa tao. Ika nga, nilagyan ng malisya ang utos, ang bilin ng Diyos na huwag mong kakainin ang bungang ito. Minasama, pinalabas ng demonyo na ayaw ng Diyos na maging matalino ang tao, na ayaw ng Diyos na maging magaling ang tao. Kaya ngayon, alam mo na kung saan nagmula at nagmana ang mga taong tagasulsul sa iyo at nagtuturo sa iyo ng mali. Alam mo na kung kanino nagmana ang mga taong mahusay gumawa at ng mali at masamang kwento tungkol sa iyo o sa ibang tao. Kaya kapag may mga ganyang dumidikit-dikit sa iyo, alam mo ba? Maaalala mo kung kanino sila nagmana. At kapag ikaw naging ganyan na, mahilig ka ng manulusol, magkwento ng mali at masama tungkol sa ibang tao, ay manang-mana ka. Kaya tulad ng sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, sa lalaking utal, bingi, mabuksan ka, efata. Ito rin ang gustong sabihin sa iyo ngayon ng poong Nazareno. Magising ka na sana. Mahimasmasan ka na sana sa katotohanan ng may mali na at may masama ng tinuturo at sinusulsul sa iyo ang ibang tao. Huwag kang magpapagamit sa kalaban para gumawa ka rin, para magpasimula ka rin at magkalat ng mga impormasyong hindi mabuti at totoo. Huwag mong kalilimutan, ginawa ng Diyos ang tao para makasama at hindi para makasama sa buhay ng iba. Kung sa bagay, maging professional degree holder ka man,
maging maunlad, sikat at mayaman ka man sa panloloko at panlalamang at paninira sa iba, laging may Diyos na nakakaalam ng katotohanan. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, mga kadiboto, hilingin natin na sana buksan ng Diyos ang puso't isipan natin upang hindi natin makalimutan na hiram lang natin sa Diyos ang anumang kapangyarihan, ang anumang kabutihan na meron tayo ngayon. Hilingin natin sa Diyos na sana mapaglabanan natin ang lahat ng uri ng tukso na sisira sa kabutihan natin. Ginawa ka ng Diyos upang makasama at hindi makasama sa buhay ng iba. Ikaw ay deboto ng Nazareno, marunong makipagkapwa-tao. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi na may mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal din po natin ang lahat ng mga naging biktima ng lindol sa Turkey, ang mga namatayan, ang mga nawawala pa, at ang mga nawala ng hanap buhay at tirahan. Ipagdasal din po natin ang mga kababayan natin dito sa Pilipinas na biktima rin ng iba't ibang kalamidad at trahedya, at ang mga kababayan natin sa ibang bansa na patuloy na nagsasakripisyo at nagtatrabaho alang-alang sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, hilumin mo po ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at hinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Escolastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kagabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik po nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga namatay sa iba't ibang trahedya at kalamidad, lalo na sa lindol sa Turkey, at ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Escolastica, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at
Itiyadiya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban na po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag mong hayaang sirain ninuman o nang anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan pa rin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay
ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay, puso ko sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang sam ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po at nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samkot na salsanay pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari ninyo na pong dalhin dito sa simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ang inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata at canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos
dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Walang hanggang pasasalamat po ang aming ibinibigay sa inyong walang sawang pagtulong sa pagbibigay ninyo ng inyong mga donasyon, material man o pinansyal. Ang ambag na yan ay malaking bagay sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Sa kabila ng inyong sariling kakulangan, salamat sa pagpili nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na po ang magbalik ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.